Ngayong araw po, ituturo ko po sa inyo ang pagtatanim po ng superfood na tinatawag na alugbate. Eto na po siya. Ayan, oh. Ganyan lang po ang pagtatanim. Ayan po. Ayan. Eto na po, oh. Diba? Isang ulaman na. So, monthly po, bibigyan po kayo nito. Oh, every 2 weeks na yan. Pwede na po kayong bibigyan ng superfood na alugbate. Hello, kaplantito, kaplantita. Magandang araw po muli sa inyo. Ngayong araw po, ituturo ko po sa inyo ang pagtatanim po ng superfood na tinatawag na alugbate. Ito po ay sagana sa bitamina at mineral. Ang vitamin A, nakukuha po dito. Sobrang taas ang antas sa vitamin A nito. Nagpapapula ng dugo. Kaya yung mga namumutla dyan, kumain po kayo ng superfood na alugbate. Sagana din ito sa vitamin C na kung saan nagpapataas ng immune system natin, lalo na ngayon pandemic, no? At sagana din ito sa mineral, yung iron, no? Na nagpapapula ng dugo, dito po nang gagaling. At marami pang iba, marami pang mga vitamin at mineral na makukuha dito. Ituturo ko po sa inyo kung papantay nito magtanim. So, simulan po natin. Pagkagaling po ninyo sa palengke, no, ay magpakakuha kayo ng mga tangkay na ganyan. Huwag niyo po ninyong itatapon. Ibababad po ninyo ito sa tubig. Pagkalipas lang po ng isang linggo, magkakaroon na po siya ng ugat. Ayan po. Yan. So, ang gagawin po natin, maghanda po tayo ng ating garden soil na soil mix natin na 60-20-20. Ibig sabihin, 60% na garden soil at 20% na compost, 20% na carbonized rice hull. So, yun ang ating pagtataniman. Huwag po nating masyadong punuin ang ating pagtataniman. Sa paso lang po tayo, pwede magtanim. Pag nasa urban areas po tayo, kailangan po ay huwag po tayong tatamarin magtanim sapagkat po sa pagtatanim ay mayroong aanihin. Ganyan lang po ang pagtatanim niyan. Huwag po natin masyadong punuin sapagkat pagka tumubo na po siya ay bababa ang lupa, magdadagdag po tayo dyan ng compost. Tusok lang po natin yan. After a month, naku po, talaga po, bibigyan na po kayo ng superfood nating alugbate. Tusok lang po natin siya ng ganyan. So, pagkatapos niyan, atin na po siyang didiligan. Huwag po na muna ninyong ilantad sa sikat ng araw. At least 2 days po siya na nasa lilim bago siya ilagay sa naarawang lugar. Eto na po siya. Ayan, o. Oh. Ganyan lang po ang pagtatanim. Ayan po. Yan. Kita po ninyo. After 1 month. 1 month lang po ito. Bibigyan na po kayo ng ating superfood na alugbate. Iha-harvest ko na po ito ngayon sapagkat naghahabaan na po sila. Kailangan po sa mababa lang po. Yan. Huwag po masyadong talbos lang ang kukunin. Sapagkat po, pag nasa paso, ay gumagapang po sila sa lupa. So, kung may pwesto naman po sa inyong lugar, ay pwede po ninyong itatanim siya sa lupa na lalagyan po ninyo siya ng balag. Aakyat po siya sapagkat po ang ating alugbate ay vine. Gumagapang po siya.
Nilalagyan ko lang po yan mamaya ng sardinas ay okay na, ulam na siya. Ngayon po, pagka natalbusan na po ninyo siya, ang gagawin niyo po sa kanya, no? Ay, ito na po, oh. Diba? Isang ulaman na. So, monthly po, bibigyan po kayo nito. Oh, every 2 weeks na yan, pwede na po kayong bibigyan ng superfood na alugbate. Ang gagawin po natin siya, ay bubungkalin po natin ang paligid niya. Pagkatapos po ninyong aanihin, bubungkalin po ninyo ang paligid. Ang alugbati po, kailangan po ay lagi siyang mamasa-masa ang lupa. Sapagkat po nanunuyo po ang kanyang mga dahon kapag hindi po lagi siyang basa. Diligan po ninyo siya ng umagang-umaga o hapong-hapon. Yung walang sikat ng araw. Yan. Pagkatapos po, isang ganito, no? Isang trowel na compost ay ilalagay po natin dyan para tumaba po muli siya. Tig-iisang ganyan. Itong compost ko po ay hindi ko po binibili, ginagawa ko lang po. Kita naman po ninyo, itim na itim po siya, oh. Ayan. Ayan. Pagkatapos po niyan, didiligan po natin siya para po ma-absorb uli ng ugat niya ang pataba na ating inilagay. So ganyan lang po mga kaplantito kaplantita ang pagtatanim ng ating superfood na alugbate. So magandang araw po muli sa inyo. Hanggang dito na lang po. Mga kaplantito kaplantita, huwag po kayong makalimot mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow na rin po kayo sa aking Facebook page. Hanggang sa muli po. Bye-bye po!